Bago pa makababa ng hagdanan ang aling maliit, naulingan na niya ang dating ng mga tikbalang sa bakuran nila Jordan. Dalawang kulay ng kabayo ang nakita niya sa labas ng pinto. Isang kulay itim, isang kulay puti. Nagsatao ang isa, ang kulay itim, si Kisig. Saglit nag-atubili ito sa pagpasok ng pinto. Tumango si Francesca. Sakalang pumasok ang matipunong lalaking may hanggang bewang netuwid at mahabang buhok. Muling umakyat ng hagdanan ang aling maliit. Sumunod ang tikbalang. Hindi na tumutol ang magtiyahin nang sabihin ni Francesca ang kukunin si Patricia. Sasama naman kasi sila. Ang pupuntahan kasi nilang Albularia ay nasa Barrio Tikbalan pa matatagpuan. Saglit yumukod si Kisig sa ginang at kay Jordan bago tuloy-tuloy na lumapit sa kamang kinahihigaan ng tulog na si Patricia. Walang anumang pinangko ito. Hindi alintana ang mga insektong nagkukumpulan sa kitawan ng dalagita. Mabilis na nawala sa kanilang paningin. Sumunod ang tatlong babae pababa ng hagdan. Sakalang nila nakita ang isa pang kabayong nasa labas ng pinto. Mula kung saan naman, lumitaw si Matayos, yumukod rin sa dalawang babaeng lito at naagaw ng pag-aalala. Lumapit si Matayos. Formal ang muka. Inalalayan ang ginang na sumakay sa puting kabayo. Sa likod nito, sumakay rin si Francesca. Nang masigurong maayos na ang dalawang babae, agad sumibat ang puting kabayo. Sumunod si Kisig. Nawala sa mata ng dalawa. Uy! Bakit naman iiwan ako? Napapatangang wika ni Jordan na kay Matayos tinuon ang mata. Siguraduhin mo munang sarado ang bahay niyo. Walang magbabantay rito. Hindi makatingin sa dalagang wika ni Matayos. Napalinga si Jordan sa kabahayan. Pumasok sa loob. Sinara ang dapat isara. Kinuha ang susi bago lumabas ng pinto. At ubiling nagpalingalinga. Iasa naman yung ride ko. Nakakilesa ba? Mahinang wika ni Jordan sa bumuntong hiningang tikbalang. Maingat itong lumapit sa dalaga. Hindi maiwasan ni Jordan na sapuhin ang dibdib na kumabog ng malakas. Tila narinig ng tikbalang ang mabibilis na tibok ng puso ni Jordan. Sinalubong nito ang mata ng dalaga. Ang formal na mukha ay nabura. Lumambot ang matigas na ekspresyon ng lalaki. Lumamlam ang mga mata. May kung anong dumaan sa isip. Gumuhit sa gunita habang inaabot ang kamay ng dalaga. Uy, dahan-dahan lang ha. Takot ako sa matitaas. Nerbiyosa ako. Kaya please, lift me off carefully. This box is fragile. Seryosong wika ng dalaga. Ang malamlam na mata ni Matayos ay muling bumalik sa dati. Pumormal ang muka. Nang maabot ang kamay ng dalaga, bumaybay ang malaki at makapal na palad sa braso ni Jordan. Tumigil sa kanyang balikat. Maingat siyang kinabig. Iginiya sa malapad na likod ng tikbalang. Naintindihan ni Jordan. Mahirap na inabot ng dalawang kamay niya ang matataas na balikat. Bahagyang ibinaba ni Matayos ang katawan upang maiyakap ni Jordan ang mga braso sa kanyang leeg. Maigi na lang nakashort ang dalaga. Tinungkod niya ang isang tuhod sa gulugod ni Matayos nang tumayo ito ng tuwid. Hirap na maiangkla ang mga hita sa malapad na katawan. Nagmistula siyang musmos na nagpupumilit pumasan sa osong may malapad na katawan. Mabilis na umalalay ang isang kamay ni Matayos sa likod ng dalaga nang hindi sinasadyang sa paggalaw-galaw ni Jordan nasa po ang kanyang puwitan. Napaangat nang wala sa oras ang katawan ng dalaga. Ay, putang ina! Hoy! Chancing ka na! May kiliti ako dun! Parang gago naman to! Ayoko na! Hindi na natuloy ng dalaga ang sasabihin nang bigla silang umigkas sa ere. Panay mura ni Jordan. Lahat ng nanay na maaring murahin. Namura na niya! Panay mura ni Jordan. Lahat ng nanay na maaring murahin. Namura na niya. At tuwing lalapag sila sa lupa, sa muling pag-igkas pataas, tila ba naiiwan sa ere ang kanyang kaluluwa?
Napapansin pa ng dalaga na tila tinutodo ni Matayos ang pag-igkas at pagtalon maging ang pagtakbo. Lahat na ng santo na banggit niya, pati ang mga artistang may santo sa apelido, hindi nakaligtas sa sobrang nerbiyos na kanyang nararamdaman. Sinubukan ni Joydy na kumawala sa pagkakapasan sa tikbalang, ngunit tila ba naging bakal ang kanyang mga brasong nakayakap sa leeg ni Matayos. Hindi niya matanggal. Nakaalalay naman sa kanyang gulugod ang tikbalang. Hindi na niya naaaninaw kung may mga kabahayan pa ba o kakahuyan ang kanilang tinutugpa. Parang may ilang sandaling nakaramdam siya ng tumalsik na tubig sa kanyang binte at muka, na mabilis rin namang natuyo sa bilis ng lipad o takbo nila. Sa wari ba ng dalaga ay tila nakaangkas siya sa likod ng isang bullet train. Maya-maya pa, tinikom na niya ang bibig sapagkat may ilang dahong humapas sa kanyang pisngi. May maninipis na sangapanga siyang nakagat. Pagkuha'y isang mahabang sabana naman ang kanilang dinaanan at bago pa niya mahagip ang nahihilong kamalayan, maingat na siyang binaba ni Matayos sa lupa. Hinayaan siyang sumalampak sa sahig na nasasap na ng manipis na damong bermuda. Sapo ang bawat pisngi. Pinilit niyang aninawin ang sinaunang anyo ng kubong malapit sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa ay inalalayan siyang tumayo ni Matayos. Walang sinasabi, ngunit kita niya sa mga mata nito ang pagkapantastiko na tila inaagaw nung kung anong isipin sapagkat tuwing ibabaling niya ang matang ng lalabo maya't maya, nakikita niyang tila pinipigilan nitong kumalso ang panga sa pinipigilang damdamin o reaksyon marahil. Butang ina, naiwan yata yung kaluluwa ko. Huwag mo nang ulitin yun ha, kaya hindi ako sumasakay sa mga Ferris wheel eh. Reklamo pa ng dalaga na hindi pagkaanong nababawi ang panimbang. Nilapat ni Matayos ang bawat palad sa pisngi ni Jordan. Halos sakupin na ng makapal na palad na yon ang kabuuan ng kanyang muka. Naramdaman ni Jordan ang init na nagmumula roon. Init na may hatid na lamig. Pinapayapa siya, nire-relax. Muling kumabog ang kanyang dibdib. At muli, wala sa sariling naisapo niya ang mga palad roon. Tila kasi kung hindi niya gagawin, iigkas palabas ng kanyang katawan ang kanyang puso. Ikalma mo ang sarili mo. Utos paanas ni Matayos. Nanlisik ang mga mata ng dalaga, napatingala sa lalaking tikbalang. Gigil na nilayo ang sarili sa nilalang. Parang tanga naman to. Paano ko kakalma? Eh parang tumitigidig yung puso ko. Ikaw kaya lumipad ng ganun? Buti nga hindi ako naihi sa short eh. Nanggagalaiting wika ng dalaga na kinaismet ni Matayos. Tumalikod ito kay Jordan. Tiningala ang walang kabitu-bituing langit. Teka, nasa na ba tayo? Tigbala na ba to? Bakit isa lang yung bahay? Anang dalaga na nagpalingalinga, nahahamig na ang sarili. Hindi sumagot si Matayos, nakatingala lang sa langit. Bago pa muling magtanong si Jordan, lumapag na sa lupang kinaroroon na nila ang dalawang tigbalang. Nasa anyo pa rin ng kabayo ang isa na sinasakyan nila Maricar at Francesca. Lumapit si Matayos sa dalawang babae, inalalayan ang dalawang bumaba. Sikisig naman ay tuloy-tuloy na naglakad palapit sa kubo. Pansin nilang humahabol di kalayuan ang sanlaksang maliliit na salagubang. Bago patuluyang makalapit sa bukana ng bakuran, may nagsindi ng apat na Petromax. Nagliwanag ang mapanglaw na kubo. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang niluwa niyon. May dala itong isang lampara na tinatanglawan si Kisig na paparating. Nagsisunuran na sila Jordan. Naabutan nilang iniilawan ng matanda ang dalagitang tulog pa rin sa bisig ni Kisig. Napatakip ng bibig si Maricar nang makita ang ilang maliliit na kagat sa balat ng kanyang anak. Nang labo ang kanyang mga mata sa luhang bumalong. Maging si Jordan, hindi maiwasang ibaling sa ibang direksyon ng paningin nang masilayan ng pinsan. Tila nga nanikip ang kanyang dibdib bigla. Magandang gabi po, Apo Baya. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Apo po siya ni...
Umpisa ni Kisig na hindi na pinatapos ni Apo Baya. Tingin mo sa akin, hindi ko kilala ang mga apo ni Potensyana. Amoy pa lang ng katawan nila, alam ko na. May kasungitang wika nito na kinalukot na mukha ni Jordan. Pasimpleng inamoy niya ang isang kilikili bago ngumiwi. Barang, hindi gaanong malakas ngunit nakadepende sa panggagatong ng nagpapahiram ng kaalaman. Madali lamang yan. Ipasok mo sa loob. Utos nito sa tumalimang tikbalang. Sumunod si Maricar at Francesca, ngunit ang mga insektong sa lagubang ay tila nasala sa isang bahagi ng bakuran. Hindi makasunod sa katawang pinepeste, na animo ba ay may salaming humaharang sa mga ito upang pigilang sumunod. Iiwan ko muna ho kayo, walang bantay sa aming teritoryo. Narito naman si Kisig tsaka si Apayaw. Iwas ni Matayos na akmang tatalikod ngunit sumitsit papigil ang matandang si Apo Baya. Palargahin mo si Apayaw at si Kisig. May mga umiikit akong mata sa baryo. Malalaman ko kung may panganib. Titimbrehan ko ang dalawang tikbalang. Maiwan ka rito. Hindi ba trabaho mong samahan ng mucha sa lahat ng oras? Namiwang na wika nito sa umingos na tikbalang. Ngunit, ani Matayos na hindi naman mahamig ang nais sabihin. Umingos ang matanda. Binigyan ng naaalibadbarang tingin ang lalaking tikbalang na animo ba ikinakastigo ang apong hindi naman gaanong paborito. Mula sa tikbalang, lumipad ang mata nito sa dalagang nakatingin sa kanyang paang hindi maigalaw. Dahilan kung bakit hindi agad makasunod sa tiyahin at sa pinsan. Good evening po, Lola. Bakit hindi po ako makahakbang? Tinong ni Jordan na akmang itataas ang hita ngunit hindi magawa. 19 ka na. Anang matanda na walang pagtatanong, sigurado. Ay, upo. Paano niyo po nalaman? Single din po ako, walang boyfriend. Wala ang trabaho pero masaya sa buhay at sa bayan. Tuloy-tuloy na wika ng dalaga na kinataas ng kilay ni Apo Baya. Pagkuway, hinagod nito ng mapanuring tingin ng dalaga mula ulo hanggang paa. Bago luminga kay Matayos, umiling na animo ba ay nadidesmaya. Saka tumalikod, tuloy-tuloy sa loob ng bakuran. Lola, wait lang. Hindi niyo po ba ako papapasukin? Nag-aalalang wika ng dalaga na hindi makakilos sa kinatatayuan. Sabihin mo ang buo mong pangalan. Kung sino ang mga magulang mo at kung anong plano mo sa buhay. Anang matanda na pinatong sa isang silyang malapit ang hawak na lampara. Gusot ang mukhang tinuo ni Jordan ang mata kay Matayos na sa lupa naman nakatingin. Hindi mo naman sinabi na may tell me about your piece na magaganap sa akin. Heads up mo ko next time ah. Kunway, pakastigo niya sa tikbalang na hindi umiimik. Bilisan mo na, ang bagal-bagal. Anang matanda na humalukip-kipa. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jordan bago parasadong ngumiti. Pinagpatong ang mga kamay sa kaliwang bahagi ng bewang, nagmistulang kandidata ng Little Miss Philippines. Hi, ako po si Jordan Magatas. Ang nanay ko po si Tindin Alonso Magatas. At ang tatay ko naman po ay si Jordan Magatas. Ako po ay 19 years of age. Nakatira sa Pasay City. Yay! Walang siglang introduction ng dalaga. Tumikhim si Matayos. Nalilitong napalinga si Jordan sa tikbalang. Ay, ayaw. Okay, fine. So yun na nga po. Ang pangarap ko po ay maging isang singer. Pwede rin naman pong dancer. Basta yung sikat na sikat. And I believe in a saying that maging humble lang tayo, maging mabait. In English, keep your feet off the grass. And I, thank you. Buong kumpiyansa ang wika ni Jordan na tumingala pa sa langit at nagpakawala ng pagkaliwag-liwag ng ngiti. Ano tong naririnig kong ayaw mo raw tanggapin ang mutya? Biglang sabi ng Apo Baya. Nalalangkapan ng sita ang dinig. Nalukot ang mukha ni Jordan.
Alin po ba sa sinabi kong hindi nyo naiintindihan? Gusto ko pong maging singer. O kaya maging dancer, yung sikat na sikat. Gusto ko pong yumaman. Anang dalagang napatingin kay Matayos na hindi man lang kumikilos sa kinatatayuan. Ngunit halata sa mukhang hindi nito gusto ang kanyang sinabi. Umiigting ang panga nito sa lubong na sa lubong ang mga kilay. Nang ibalik ni Jordan ang paningin sa matanda, tumalikod na ito. Sakalang niya nagawang ihakbang ang mga paa pasunod. Ngunit bago tuluyang tumuloy sa loob, binalingan niya si Matayos. Uy, hindi ka ba papasok? Malamok dyan. Anang dalaga na kinaismid lang muli ng tikbalang. Tumalikod ito, walang balak na sumunod. Problema nun. Naibulong na lang ni Jordan sa sarili. Samantala, sa loob ng kubo, naabutan pa ni Jordan ang isa pang apobaya na abalang pinupunasan ng labakarang basa ang katawan ng kanyang pinsan na wala pa ring malay. Ang isang apobaya na kanyang kasunod ay pumasok sa loob, ngunit nang lumakad ng ilang hakbang palapit sa isang apobaya na wala naman ito sa kinalalagyan, napanganga ang dalaga, maging ang tiyahin niyang bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha. Nakaupo si Maricar sa sopang kawayan. Kuyom ang mga kamao. Katabi si Francescang tila umaalalay sa babaeng tila papanawa naman ang ulirat. Akmang papaupo si Jordan sa sopa, ngunit sininghalan siya ng matanda. Kailangan na raw siya sa tabi nito. Bakit ako? Ano hong alam ko dyan? Tangge ni Jordan, ngunit natagpuan na lang niya ang sariling nasa tabi na ng matanda. Napasunod ang tingin niya sa labakarang initsa nito sa planganitang may tubig at may langis na kulay berde, gawa ng mga dahong nakababad. Sa tabi nito, may ilang piraso ng walis tingting, isang kahon ng posporo, mahabang balahibo ng tandang, at lumang bote ng pang-spray sa buhok na kung pagmamasdan, tubig ang laman. Para po saan yan? Tanong ni Jordan, tinutukoy ang mga bagay na nakitang katabi ng planganita. Hindi sumagot ang matanda, kaya binaling ni Jordan ang paningin kay Francesca, na nakangising sumagot naman. Torture device. Anito. Ano? Natatarantang wika ni Maricar na pinapanginigan ang katawan. Huwag kang mag-alala, hindi naman tuwirang si Patricia ang masasaktan, yung bumarang. Makakausap natin maya-maya sa pamamagitan ng anak mo. Pero pangako, hindi maano si Patring. Pagbibigay ng siguridad nito sa ginang na namumutla na, nagbukas ng ilang kandila si Apobaya. Umalimbukay ang matapang na samyo ng esperma. Uminit rin ang klima sa paligid. Ngunit si Jordan napayakap sa sarili. Kinikilabutan siya na nilalamig na naaalinsangana na hindi niya mawari. Boba, hindi mo alam mali ang bitaw mo ng barang. Biglang wika ng matanda na kinaigtad ni Jordan. Mali ang tinamaan ng barang mo, kung ibalik ko kaya to sa anak mo. Pantapa ng matanda. Subukan mo. Sagot naman ni Patricia sa malalim na boses. Uy, Patricia, wala kang galang. Magpo ka nga. Natitigil ang wika ni Jordan sa pinsan na sa kanya naman tumingin. Bumuntong hininga si Apobaya. Hindi na siya si Patricia, yung mambabarang na ang kausap natin. Paglilinaw nito sa napatangong dalaga. Ay, siya na ba? Sain siya na? Natatawang wika ng dalaga. Umaray ka. Diba boba ka rin? Ani Patricia pa na kinataas ng kilay ni Jordan. Hoy, sumusobra ka na. This is personal. Tanggalin mo yung barang o ibabalik ko to sa anak mo. Nanlalaki ang matang kunway banta ng dalaga. Hindi maiwasan ni Apobaya na mapangiti. Sige na, tanggalin mo yung barang. Baka ibalik ko to sa anak mo. Ulit niya sa sinabi ni Jordan. Yes, you tell her, Lola. Nangigigil, nasusog naman ni Jordan. Mali ka, babae. Tanggapin mong ginawa kang tanga ng demonyong kakampi mo kuno. Tanggalin mo ito para matapos na. Anang matanda naman.
Hindi. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Muling sagot ng mambabarang naman. Ay nako, mali ka nga. Tatlong dalagita ang nabarang mo. Gusto mong makita, tumingin ka sa salamin. Utos ni Apo Baya. Hindi. Nilalaro mo lang ang paningin ko. Pagmamatigas pa rin ang mambabarang. Ganon na. Anang matanda na kumuha ng dalawang piraso ng palito, nilagay ang isang palito sa gitna ng hinlalaki at ng ikalawang daliri sa paa ni Patricia. Ang isa, sa kabilang daliri naman, ginigitnaan ang pangalawa at pangatlong daliri. Humiyaw ng paglalakas-lakas sa mambabarang, ngunit hindi magawang magpumiglas. Parang nanikas ang buong katawan, tulad ng mga paa ni Jordan kanina, nang hindi pa ito pinapapasok sa kubo ng matanda. Hindi kinaya ni Aling Maricar, hinimatay ito. Hinilig naman ni Francesca pahiga ang ginang, nilagyan ng unan. Umupo sa isang bakanting silya, siyang-siya, sa pinapanood. Kay tagal na rin mula nang makasaksi siya muli ng ganito. Kinikilig siya na hindi niya mawari. Nagsumamo ang mambabarang, pinapatanggal ang mga palito. Napakamot naman si Jordan sa ulo. Ang OE niya ha, anong meron sa mga ganyan? Anang dalaga na ginaya ang ginawa ng matanda sa sariling paa. Napangiti si Apo Baya habang kinukuha ang isang piraso ng walis tingting. Exaggeration! Ani Francesca naman, nakuha muli nito ang atensyon ni Jordan. Paano? Nalilito ang tanong ng dalaga. Lahat ng gagawin ni Apo Baya, nababalutan na ng kapangyarihan. Kung may gagawin siyang maliit na bagay, lalaki ito ng 1,000 beses para masaktan ang nais pasakitan. Halimbawa, yung mga palito sa paan niya inipit, sa pananaw mo wala lang, di ba? Ngunit sa mambabarang, nararanasan niya naman ngayon, nagdidikit ang 2 buho ng matatabang kawayan, iniipit ang mga daliri niya sa paa. Magic, di ba? Nangingislap ang matanguy ka ni Francesca. Napasimangot si Jordan, na maya-maya ay tumango-tango. Ah, okay, gets. Teka, bakit parang tuwan-tuwa ka? Ikaw ah, sadista ka pala. Biro ni Jordan. Ano ka ba? Isa yan sa gustong-gusto ko. Yung may umaaray. Anito naman, nakinasimangot ni Apo Baya. Hindi ko to tatanggalin. Daragdagan ko pa. Ano? Sa akin ka maniniwala o sa demonyong kasapakat mo? Ani Apo Baya naman maya-maya. Humiyaw ang mambabarang sa katawan ni Patricia. Sinabing hindi. Lubos ang paniniwala sa kakampi nitong demonyo. Inabot ni Apo Baya ang spray bottle. Inesprayan ng 1 beses ang mukha ng dalagita. Tila naman binuhusan ito ng drum na tubig sa ginawang pagsinghap at paghahabol ng hangin. Ngunit nang makabawi, sumigaw lang. Matigas. Ayaw patiwalag sa pinaniniwalaan. Lumingon si Apo Baya kay Jordan. Inutos nitong konin ang 1 piraso ng walis tingting. Akmang iaabot nito sa matanda, ngunit umiling ang albularya. Ikaw naman, subukan mong pahirapan, baka bumigay sa'yo. Anang matanda na umalis sa kinatatayuan, sinabing siya ang pumalit. Seryoso po? Kumpirma ni Jordan. Subukan mo. Kunway walang ganang pangiinganyo nito sa napalunok na dilaga. Go, Jordan! Whip it! Whip it hard! Pag-cheer naman ni Francesca sa dalaga. Tila ba nilukuban ng kung ano, maarteng tinikwas ni Jordan ang mahabang buhok. Kunway pinasadahan ng 1 daliri ang kabuuan ng walis tingting na hawak. Naani mo ba ay isang estriktang guro na handang manlatigo ng mga makukulit na estudyante. Okay, fine. Anang dalaga na pinaseryoso ang muka at humarap sa pinsang sinasaniban ng mambabarang. So tell me, who's your daddy?